What's up guys, nagbabalik Buwi. So today's video, tuturuan ko kayo kung ano yung mga possible keys sa pinakabago nating skills, expanded skill slot, no? So ano yung pinakamagandang keys na pwede natin gamitin. For me, maganda naman talaga tong ano sa luma. Kaso lang ang downside dito is hindi ko makita yung ano, yung mga available na skills na pwede natin gamitin. Tsaka maganda lang dito is tawag dito, alam na ng muscle memory ko yung kailangan ko pindutin para ano, para mag-change siya ng mga skills, no? Anyways, sa expanded naman, kung hindi nyo pa alam, guys, turo ko sa inyo. Punta kayo sa settings, punta kayo sa game. Para maano ma-on yun, is punta kayo sa combat. Click nyo lang tong expand skill slot. Yan. So, paglabas nyo dyan, makikita nyo na to. Pero guys, kailangan nyo pa i-setting yung keys niyan kasi yung sa taas na ano na skills is wala pang keys yan. So yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyo is yung sa baba lang. Tapos yung sa taas is wala pa. So paano makita yan or paano ma-settings? Punta kayo sa settings, system, PC system. Yan. So sa combat controls, nandito yung ano, yung expanded skill slot sa ano, sa bandang kanan. So, wala pa nakalagay dyan kasi kailangan nyo papalitan yan. Okay? So, ano ba mga possible na pwede nyo ilagay dyan? So, kailangan natin ng 6 na keys. For me, ang pinakamaganda, kung titingin kayo sa keyboard nyo, ang pinakamagandang keys dyan is Q, E, F, C, X, and Z. Okay? Pero guys, yung mga yon is hindi na available kasi meron niyang default system, okay? Or default key sa system natin. Tignan muna natin kung ano yung mga yon. So, first thing is yung Q. Yung Q is yung quest. So, nandito siya sa quest. Yung E, nandito sa gather and chat. Yung F, nasa default attack. Yung C, nasa combat setting. Yung X is nasa mount. And yung Z is nasa change viewpoint. Ngayon, ang pinaka-hassle sa akin yung X. Kasi, kabisado na siya ng muscle memory ko or yung instinct ko, no? Kung gusto ko mag-mount, pinipindot ko na lang yung X. Hindi ko na iniisip yun. Automatic na yun ang daliri ko na pinipindot sa X. Ngayon, pwede natin siya palitan. Ilagay natin siya sa control, left control. Kasi wala namang gamit yung left control dito or wala namang available naman yung left control, okay? Ngayon sa iba, yung katulad ng Q, E, F, C, and X. Hindi ko naman siya pinipindot. Kunyari, ito, kung nag-change ako ng combat settings, pinipindot ko tong maliit na parang settings dito. Yung quest, pinipindot ko to. Yung default attack, hindi ko naman siya pinipindot. Ino-auto ko lang. Pinipindot ko yung auto. Yung gather, ganun din. Pinipindot ko rin yung auto. Tapos, yung change view, ay yung pinaka-nauurat ako. Kasi pag napipindot ko yan, di ko alam nangyayari. Nagbabago yung yung view. So, ganito lang naman yan. Change view mo lang naman yan. Yan. Manual. Ako lagi lang naman ako nasa manual. Kaya for me, possible na pwede kong gamitin yung mga keys na yan. Okay? And yung mga keys na yan, as a default, hindi ko naman kailangan. So, palitan na natin to guys. So, lagyan na natin dito. Okay? So, eto, guys. From 1 to 6, ang yan is from kanan going left. Okay? So, kung gusto nyo malaman, ayan, ito yung pinaka 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kanan to left yan sa mga nasa PC, no? Ayan. Change natin. Q. Okay lang yan. E. F. C. X. And Z. Ayan. So, check natin kung available. Kunyari, yung E. Kill. Nagagamit na natin greater heal. Tapos yung dalawang buff, NZ. Okay. So nagagamit na natin siya sa hotkeys. Ang pros lang nito, guys. Ang pros lang nito is nakikita niyo na lahat ng cooldown na skills nyo. Okay?
Then may specific hotkey na sila para pindutin nyo. For me guys, ang downside lang naman nitong ano, bagong combat system or combat keys natin is yung familiarity, okay? Or yung tawag na muscle reflexes, muscle memory nyo, no? So panibago, maninibago kayo dito, mahihirapan pa kayo gamitin, lalong-lalo na yung mga hindi gumagamit ng hotkeys, okay? So maninibago talaga sa inyo yan. So it takes time bago ano, bago ma-memorize na ng daliri niyo yan. Matagal talaga yan, lalo na dapat dapat guys lagi niyo ginagamit yan, yung mga hotkeys na yan, para kahit nakapikit kayo, pipindutin, alam niyo nang pipindutin niyo, okay? So ayun lang downside nito. Ang pinakamagandang ano talaga nito, ang upside naman nito is makikita niyo na nga talaga yung availability or yung mga cooldown ng skills niyo. So hindi na kayo mag-iisip pa, magpipindot pa kayo ng ano, ng enye-enye para ano, makita nyo kung cooldown na ba yung skill ko o hindi pa, gagamitin ko na ba yan o hindi pa, ganun. So hindi nyo na kailangan pindutin-pindutin pa yung enye-enye, no, para makita kung available na yung skill na gagamitin nyo. Very maganda to guys, lalo na sa crucial moment. Kunyari, kalaban nyo si Jet Fighter, tapos tutuhugin na yung pet nyo. Tapos, hindi nyo alam kung available na ba yung greater heal nyo para hindi matuhog yung pet nyo ni Jet Fighter. Ganun ka, ano, kaganda to. Kasi nakikita nyo na. Tapos, sa, ano, sa default na, sa dating, ano, dating settings naman, syempre, pagkalaban nyo si Jet Fighter, kakabahan na kayo yan, men. Kasi tutuhogin na nga yung pet nyo, diba? Tapos nun, sa sobrang kaba nyo, na dalawang click nyo yung enye. Tapos napindot nyo yung ano, yung dapat is greater heal, yung pala moonlight wave. Ayun ang problema dun guys. Pag kinabahan kayo, napindot nyo yung enye ng dalawang beses, mali na agad. Diba? Mali na agad. Mamatay talaga kayo, matatuhog yung pet nyo eh. Ganun talaga guys. Mahirap yun, mahirap. Right now, i-practice nyo na lang muna. Kung gusto nyo gamitin tong ano, yung bagong combat keys natin or bagong settings natin dito, i-practice nyo na yung daliri nyo, gamitin nyo ano, yung mga hotkeys natin. Medyo malapit-lapit lang naman sa ano, sa WASD yan, sa keys natin, kaya maganda yan, no? Ang problema na lang dito is yung sa pinakaunang keys natin is 1 to 6. Yung 5 and 6 medyo malayo na sa daliri, pero okay pa rin yan kung kabisado niya napindutin. Talagang may hirapan lang kayo talaga sa umpisa kasi panibago na. Maninibago kayo. And kung hindi naman kayo sanay guys, pwede niyo naman ibalik. Pindutin niyo na lang to system, tapos i-reset niyo na lang para hindi na kayo mahirapan. Okay. Tapos balik niyo na lang to sa game, combat, i-off niyo na lang to. Kung talagang sanay na sanay kayo. Ako medyo sanay naman ako dito sa may enye-enye para palitan. Nakakaurat lang talaga yung Z kasi naminsan napipindot ko yung Z instead sa X, sa mount. So, for me ito, maganda rin naman to kung sanay na kayo. Kasi lang talaga ang problema dito is yung cooldown niya ng skills. Hindi nyo agad-agad makikita kung cooldown na ba or available na ba yung skills niya. Ayun lang talaga ang downside na ito. So, ganun lang guys! Kung meron pa kayong ano, mas magandang keys na suggestion, comment down below na lang guys. Pwede nyo naman ano guys, pwede nyo naman palit-palitan yung ano, yung skill sa may slot, no? So, kung kunyari, ito, kung yung Q nyo, specific for greater heal yan, lagay nyo na lang yung Q to greater heal. Tapos, pwede nyo naman kung naka-ano kayo guys, kung naka-mechanical keyboard kayo, pwede nyo naman pa-customize yung keys nyo, di ba? Ng icon skill ng ano ng Mirror para maganda aesthetics lang sa keyboard. So titingnan niyo na lang keyboard niyo. Uy, ganun yung greater heal, pindutin ko yung greater heal. Hindi na pindutin ko yung Q, di ba? Kung naka mechanical keyboard kayo, di ba? So ayun, idagdag lang naman. So yun lang. That's it guys. Kung medyo talaga kayo mahihirapan sa umpisa, pero okay lang yan, all goods yan. Pag dumating na ano, kinalaunan or tumagal. Kasi mamemorize na yun ng daliri niya. Anyways, that's it guys. This is Bowie.
See you in the next video. Don't forget to hit the subscribe button tsaka bell notification. Pati like button. Peace out, guys. Babush!